ika-anim na araw na ng kampanya ng mga kandidato sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Nag-ikot at sinuyod ng grupo ng SK Chairman at Kapitan Aspirant na si Patricia Patty Torres ang Floodway May Bunga upang magpakilala sa mga botante. Ipinarating ang kanilang mga layunin, plataporma at nais gawin para sa kanilang barangay. Ayon kay Torres, madami silang plataforma at nagawa na niya ang iba bilang incumbent SK chairman ng nasabing lugar. Nararamdaman natin na ang Maybungueños handa na sa pagbabago. Marami lang natatakot dahil hindi pa rin nawala yung kultura ng pambubulas at takutan dito sa Barangay Maybunga. Kaya ang gusto natin, no, baguhin na. No, kailangan ng isang malayang barangay kung saan kayang-kaya ng kahit sino man na i-express ang kanilang mga kagustuhan. Kahit na paano, lumalakas na tayo, nararamdaman na ng Maybungueño na handa na tayo sa pagbabago. Marami tayong plataforma, no, at nagawa na natin yung iba during SK chairperson tayo. Dalawang beses tayong outstanding SK Council in the Philippines. No, gusto natin gawing outstanding naman ang Barangay Maybunga. Unang-una, no, gusto ko munang ibalik yung kinasisiyahan ng ating mga kabarangay. Nakalimutan na ata ng Barangay Hall ang floodway sa fiesta. Kaya gusto natin, no, na pasayahin ang fiesta sa floodway. At kailangan, kung si Mayor Vico meron pa maskong handog, ang Maybunga dapat may fiesta handog. Gusto natin na kada pamilyang Maybungueño magkaroon ng fiesta ham at pancit ngayong darating na Hunyo. No? Pangalawa naman, para sa kaayusan at infrastruktura. Karamihan sa daanan ng floodway, wala man lang ilaw. Hindi madaanan ng maayos ang mga hagdanan. Wala man lang hawakan na railings para sa ating mga nakakatanda. Yung papasok ng West Bank na Rav Road, hindi man lang madaanan at ang daming naaaksidente. Ang gusto natin, latagan lahat yan, ipaayos sa unang dalawang taon ng ating termino. Maging passable, kumbaga lahat ng roads natin, makatao, madadaanan ng bawat Maybungueño. Pangatlo, para sa seguridad, no, medyo madilim na nga ang ibang lugar dito, no, bukod sa pailaw na very basic dahil kakampi natin si Mayor Vico, madaling-madali yan sa offline kaayusan niya. Kailangan may CCTV cameras, no, sa maraming areas sa barangay natin. Hindi lang yung CCTV na basta-basta. Gusto natin yung CCTV na zoom, no, yung pwedeng makita mismo yung mga mukha ng mga tao. At para naman sa kalusugan, laging dinadaing ng mga Maybungueño na wala na daw gamot sa Barangay Health Center. Ang tugon natin, no, hindi lang dapat umaasa sa City Hall ng supply ng gamot. Kailangan ang barangay nagkukusa mag-alat ng pondo para sa gamot. Kailangan tuloy-tuloy. At bukod pa doon, para sa ating mga senior citizen at PWD, kailangan ang gamot door-to-door delivery. Dahil kailangan, hindi na natin pahirapan ang mga senior natin. Para naman sa pang-edukasyon, no, nakatapos po tayo ng pag-aaral at alam natin, hindi madali, no, ang mga gastusin ng mga magulang sa school. Iniisipan natin kung saan sila magsistay para sa gabi sa mga anak nila habang gumagawa sa computer. Kaya ang gusto natin, kasama ng Sangguniang Kabataan, no, na magkaroon ng Barangay Public Library, no, na may mga computer at free printing para sa bawat kabataang Maybungueño. Marami pa kaming plano, no, baka hindi tayo matapos, no, sa plataforma, pero ang laging sinasabi ng Team Patty at ng Giting ng Maybunga, gusto lang natin ng isang gobyernong bukas para sa lahat, inklusibo, hindi nagpo-focus sa isang angkan, sa iisang lugar o sa iisang apelido, kundi para sa lahat. Kaya para sa mas patas, mas progresibo at may paninindigan na panunungkulan, Team Patty na tayo. Naatasan pong pangasiwaan ang sektor ng pangkalusugan at aasahan niyo po na aayusin po natin ang sektor ng pangkalusugan. At iaakyat natin sa mataas na level at serbisyo ng bawat Maybungueño. Ako po ay naatasan para sa livelihood and gender and development. Gusto po natin na magpatuloy ang legasiya at maging outstanding pa po tayo on a barangay level dahil nagawa na po natin ito sa mga kabataan nung tayo po ay SK Kagawad. Kaya naman Maybungueños, samahan niyo po kaming muling maibalik ang sigla sa Maybunga.
Tiniyak naman ng SK Chairman aspirant ng grupo ng Giting ng Kabataang May Bunga na ang kanilang plataforma ay tunay na pinag-aralan. Ako po ang inyong lingkod, Hendrix Villacorte. Tumatakbo po akong SK Chairman. Kasama po ang buong Giting ng May Bunga, mga kakampi ni Mayor Vigo Soto. Ang inyong lingkod po ay nag-aaral, nagtatrabaho, hasana sa serbisyo. Kayang-kayang patakbuhin ang SK ng matino. Basta kasama ang buong Giting ng May Bunga at ang aking mga SK Kagawad. SK Kagawad Kay Tesalona, SK Kagawad Jela Katok, SK Kagawad Jaja Kurimatmat, SK Kagawad Johnny Escote, SK Kagawad Robert Cruz, SK Kagawad Buboy Delatado, at isa pa po mula sa Alvarez Banyaflor, SK Kagawad Denise Rodrigo. Go, go, go! Yung unang araw, medyo shocking. Kasi alas 12 pa lang ng madaling araw, pinaspas na talaga namin. Kinakaya na namin. Yung mga common posters area, dinala namin yung mga sarili naming mga poster. Yung mga mabibigat na mga plywood. Kasi kailangan namin na meron kaming visibility. Makita kami ng lahat ng mga May Bunga niyo. Kailangan nandun kami na merong kalaban, na merong katapat, at mas magandang choice, kakampi ni Mayor Vigo. Lahat ng araw nagiging better, mas masaya, mas maganda, mas nakakasalamuhan namin yung mga kabataan. Napapaiwatig namin, napapadala namin yung mga plataforma namin na pinag-aralan ng husto para sa bawat kabataang May Bunga niyo. Napakarami ng aming plataforma. Kailangan natin ng espasyo para sa kabataan para linangin ang kanilang mga sarili. Pangalawa, kailangan yung mga youth organizations. Ang May Bunga ang pinakamaraming youth organizations dito sa buong Pasig. Tanyag, kilalang kilala ang May Bunga dahil dyan. Kailangan alagayan natin sila. Bigyan ng pondo, suportahan ng mga proyekto, bigyan ng espasyong maayos para makapaglaro sila, makapag-meeting. May Bunga Youth Center para sa isang sentralisadong area para sa mga kabataan, one-stop shop para sa mga SK, at saka sa lahat ng area, susuportahan natin yan. Edukasyon, trabaho, negosyo, oportunidad, lahat, SK Kagawad ko, sagot lahat nilang yan. Kaya sana, vote straight, Team Hendrix, Team Pati, Kabataang Giting ng May Bunga, Giting ng May Bunga, kakampi ni Mayor Vigo Soto. Hindi naman po sa nagbubuhat ng aking bangko. Ayoko po ng ganun. Pero ako po, nag-aaral po ako sa Political Science sa FEU. Nagtatrabaho, nabigyan na tayo ng oportunidad na makapagtrabaho sa Senado, sa City Hall. Nakatrabaho na natin si Consel Kin Cruz, si Mayor Vigo Soto, sa daming mga proyekto at mga programa. Ako rin po, nakapagbigay na rin po ako ng mga serbisyo sa ating mga kabataan. Awa ng Diyos, yung mga partners po natin, napaka-generous. Tingog Party List, nakapagbigay ng 20 scholarships ng mga nakaraan, mga May Bunga niyo lahat. Nakapagbigay rin tayo ng feeding program, yes, trabaho, job fairs, na sinimulan namin, mga kabataan lahat. Wala kaming katulong na tao, pero nakipag-coordinate kami sa City Hall, sa Peso. Thank you so much po, Ma'am Jeline. Siyempre, kailangan natin din na iba't ibang mga oportunidad. Kailangan natin patakbuhin ang SK ng matino. Dahil sa Team Hendrix, kasama ka sa isang progresibong SK. Ayon sa isa sa mga residente, nais nila ang makataong leader at malinis at patas na liderato. For the character, of course, kailangan natin yung makatao na namumuno dito sa barangay natin. Kailangan natin yung abot kaya ng mga mamamayan sa May Bunga, of course. Kailangan natin yung nakikita. At of course, kailangan natin yung may mga credential na namumuno ko. Naabot kamay ng mga mamamayan dito. And of course, kailangan natin ng malinis at patas na mga napamumuno. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ayos Pasig.